It is a blessed day to praise and thank God. And as we continue ho, sa ating gospel, which is Matthew chapter 5, it started yesterday at matatapos ho bukas ang reflection na ito, no, na ating gospel sa morning mass, that we are always reminded, no, we are born in this world. And ang instinct natin is to survive. No, survival of the fittest. And as we grow up, kung wala tayong guidance sa ating mga magulang o Christian guidance, ang magiging motibo ng buhay natin is to seek happiness. No, to seek happiness, yun lamang ang makikita natin. And we all yearn towards that in everything that we do. No, we seek for wealth, we seek for pleasure, for power, and honor. And taliwas iyon sa kaharian ng Diyos. Although hindi ko sinasabing masama ang wealth, pleasure, power, or honor, but the thing is, if we continue to pursue that instead of God, instead of what Jesus has taught in the Beatitudes, the true blessedness, no? Tandaan natin yung audience nung Panginoon Jesucristo sa Sermon of the Mount are His disciples and the people seeking a better way sa buhay natin dito sa mundo. Hindi lang mga napadaan yun, kaya Sermon of the Mount sa bundok. Sino ba naman na napapadaan sa bundok? Ikaw ay talagang aakyat sa bundok para lang makinig sa Panginoon. And they are in hunger and in thirst for what it is that Jesus wants to impart to them of how to be really blessed. And alam naman natin about the Beatitudes. Now, going sa ating gospel ngayong umagang ito, sa parting ito ng gospel, parte pa rin ito ng Sermon of the Mount, na sinasabi dito, sa una, no, yesterday, narinig natin kay Bishop, yung you shall not commit murder. No, kala natin kung hindi natin sinaksak yung kapitbahay natin, binaril natin, pinatay natin ay absuelto na tayo sa murder. But sinasabi doon, inexpound ng Panginoon Jesucristo na kung sino pa lang maging angry sa kanyang kapatid eh nagkasala na, nag-commit na ng murder. Same as today, no? Sabi nga na you shall not commit adultery. Sabihin natin sa ating may mga asawa, hindi naman ako nagbabar, hindi naman ako nagpapatay sindi, no? Bahay, simbahan, trabaho lang ako, no? Doon lang umiikot ang buhay ko, wala akong panahon sa mga bagay na ganyan, no? Pero at sabi dito, everyone who looks, no, at a woman with lust has already committed adultery in his heart. So importante 'yung nasa puso natin. Sabi nga sa Matthew chapter 15, no, sa puso natin nagmumula ang mga evil thoughts, no? Murders and all those things. Naalala ko tuloy, kasi aminin man natin hindi, lahat tayong mga lalaki, guilty tayo dito. Pag nakakita tayo ng maganda, no, umiikot na agad yung pag-iisip natin. Sa jeep nga lang, makakita ka lang ng legs eh. Hindi mo pa nakikita kung babae o lalaki. Nag-iisip ka na ng hindi maganda. No? Naisip ko tuloy yung joke noong mga panahon na ako'y bata pa. Kasi mga kwentong inuman ng mga panahong iyon. Sabi ganun, alam mo yung adultery na yan, kapag nakakita ka daw ng magandang babae, titigan mo na. Huwag mo nang tatanggalin yung mata mo. Kasi pag once na tinanggal mo yung mata mo sa babaeng iyon, tinignan mo ulit, doon nagkasala ka na daw. Which is just, ano lang, joke lang, no? Sabi ganun, pag tinignan mo daw ulit, sumulyap ka ulit, nagkasala ka na daw. Well, it all starts in our hearts. Ano ba yung laman ng ating puso? Kaya siguro sinasabi dito sa gospel natin, it is better for you to lose one of the parts of your body than for your whole body to be thrown into hell. Sabi ba dito, literally speaking, is putulin natin yung kamay natin o kaya yung mata natin, nakakita ng magandang babae na we will lust, no? Hindi naman ibig sabihin na tanggalin natin yung mata natin literally. It just means na tanggalin natin sa buhay natin yung mga bagay na nag-hinder sa atin for us to fully love God and fully love our neighbor. No?
Minsan, may mga hindrances tayo, envy, strife, no? Yung inggit, hate, diba? Yan yung mga bagay na dapat nating tanggalin sa ating buhay. And kung titignan natin, kaya ba natin tanggalin ito sa ating buhay? Well, most of the time, hindi natin talaga kaya tanggalin. That's why Christ is there. Christ is on the cross. To remind us that He conquered everything. That we don't have any problem with that anymore. Ang kailangan lamang natin gawin, katulad na sinasabi ni St. Paul, is to change our mind. No, baguhin natin ating pag-iisip. Dahil ayaw ng Diyos na manatili tayo sa estado ng kasalanan. Dahil kung titingnan natin, in His point of view, wala nang kasalanan. Hindi na dapat tayo nagdurusa sa kasalanan. Kaya kung titingnan din natin, oh, sa katulad na sinabi ko kanina, na we are all in search of happiness and joy. At minsan yun ang nagiging punot dulo na lamang ng ating buhay. Pag wala akong makuha dito, iiwan ko na to, diba? At dilipat na ako. Well, halimbawa dito, magandang halimbawa sa buhay ni Gehazi. No, alam natin, he is in a place of power because he is a servant of Elisha. No? And makikita natin doon, he is ruled with greed. No? Humingi siya o inabuso niya yung kabaitan ni Naaman. Ano nangyari sa kanya? Kala niya hindi alam ni Elisha yung ginawa niya. Pero ano nangyari sa kanya bandang huli? Sabi ni Elisha sa kanya, "Therefore the leprosy of Naaman shall cling to you and your descendants forever." So he went out from his presence as a leper, as white as snow. Actually, yung leprosy, it is a symbolism here that when we remain in that state of being a part of, in, sabihin na natin dito, in wrongdoing, yung greed or sexual immorality, it eats our life or it sucks the life out of our bodies. No? Kasi yun ang symbolism ng leprosy. Diba? Kung nakakita tayo ng mga merong ketong, unti-unti silang nauupos, napupudpud yung kanilang mga daliri, no? Hindi sila makakaroon ng makihalubilo sa ibang tao, baka makahawa sila, they are in isolation. So, yun ang ginagawa, no, ng mga bagay na ito kapag hindi natin tinanggal ito sa ating mga sarili. Gayun din naman, kung maintindihan din natin, sinabi ni St. Paul sa mga taga-Corinthians, tandaan natin, ang mga sinulatan ni St. Paul dito ay mga Kristiyano. Pero nakakalungkot mang isipin, sabi niyang ganun sa kanyang sulat, yung unang-una, no, sabi dito, "It is actually reported that there is immorality among you, and immorality of such a kind as does not exist even among the Gentiles." So ibig sabihin, mas malala pa kayo sa mga hintil, na mga hindi naniniwala sa Diyos, samantalang kayo yung nananampalataya. Well, dapat din nating maintindihan that each and every one of us, may struggle tayo sa ating buhay. Even though that we are in the church, no, meron tayong mga kanya-kanya struggles, we are a work in progress. Kaya nga itinuturo sa atin, lalong-lalo na tinuro ng Panginoon sa Kristo, not jumping to the, ano, sa huling-huling verse ng Matthew chapter 5, sabing doon, "No, therefore you are to be perfect, as your heavenly Father is perfect." We seek for perfection. We strive for perfection. Not through our own ability, but through the ability of the great example or the beatitude himself, Jesus Christ on the cross. We cannot do it on our own, but through Christ, we can do it. Amen. Let us all stand.